Before anything else guys, shout out po muna tayo kay Angel Moto 23. Maraming salamat po sa panonood. Hello guys at hello mga kabisa R. Magandang araw po muli sa inyong lahat at kumusta po kayo? So sa araw naman na ito guys ay ang gagawin po natin ay magpapalit po tayo ng brake pad sa ating motor. Napaka-importante po na sine-check natin yung ating brake pads at pinapalitan po natin yan kapag pudpud na, kasi syempre apektado po yung braking natin kapag pudpud na po siya. At alam naman natin guys na yung preno ay isa sa sobrang importanteng bagay na meron yung mga sasakyan dapat. Tsaka madalas nating naririnig na kapag yung mga sasakyan na wala ng preno, siguradong disgrasya yung aabutin. So kaya napaka-importante guys na chine-check natin at pinapalitan natin yung brake pads ng ating motor, pati yung ating mga linya ng brakes. So ngayon naman guys, so before po tayo magpalit ng brake pads ng ating motor, ay alamin muna natin ano yung kailangan natin. So unang-una, kailangan po natin ng wrench. May pangkakalas natin dun sa bolt, sa may caliper. Then, kailangan din natin ng screwdriver. At syempre, yung preno na ipapalit po natin. Ayan guys, so ito yung nabili ko. So, ang brand niya ay GPC. Ito po ay pang Agility 125 yung nakasulat dyan. Ayan. And guys, so ito, nabili ko po to online. Kasi nagtanong po ako dun sa isang local motor shop dito sa amin. Kaya lang wala daw silang pang ganyang motor na brake pad. So, naghanap po ako online. At may nakita naman po ako. At kaya po ako nainganyo na bilhin to kasi meron pong nag-comment dun sa review section na nagkasya daw to sa kanyang Kimco Visa R. Kaya nainganyo po ang bilhin to. Ayan, sealed pa nga siya. So ngayon titignan po natin kung kakasya ba talaga to or naghahanap ako ng ibang brake pad. So by the way guys, ang price nga pala nito ay 90 pesos lang. At meron din online guys na ang price niya nag-range ng 200 to 500 pesos. Pero ito muna yung binili ko. Ayan. So pang Agility 125. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap hanapin yung pyesa ng motor. Pero meron at meron kayo mahahanap. Okay guys, sige mag-start na tayo. Palitan na natin yung brake pads nung preno nung ating motor. Sige guys, puntan po tayo doon. Ayan guys, so ang pinakauna po natin gagawin ay tatanggalin po natin itong dalawang bolt na ito. So, tanggalin po muna natin. Ayan guys, so natanggal na po natin yung dalawang bolt ng ating caliper. So, hihilain lang po natin to pag ganito. Ayan. So, natanggal na natin yung brake. Yun guys. So, yung una po natin gagawin ay ipupush po natin itong bakal na ito. Ayan. Pagkatapos ay itutulak po natin itong ito at ito. Push lang po natin. Yan, para mag-move po itong red na to. Then, ito na guys yung isa niyang brake pad. Tapos itong isa ay pwede na nating tanggalin. Kasi yung bakal na yun guys, pansabit yun dito para hindi siya matanggal. Yan. So, natanggal natin yung kalahati pa nung brake pad. Yan guys. So, ganyan yung itsura nung brake pads nung motor natin. Yan o, ang nipis na nung hati.
Konting-konti na lang. Maliit na. So, kailangan na talaga natin palitan. So, ngayon, check naman natin guys kung magkasukat ba sila. Buksan na natin to. Ayan. Ayan. So, ganyan siya guys kakapal. Ganyan yung hati niya. Oh. Sobrang ano pala. Lim. Ayan. So, i-compare natin dito sa aking lumang brake pad. Ayan. So, hindi naman ganun kalayo yung ano. Agwat. Sukatin natin kung tama. So, magkasukat naman sila. Magkasing laki. Ayan. So, napansin ko lang guys yung hati nung ano. Itong bago, yung hati niya ay nandun sa gitna. Ayan. So, nandun sa gitna. Punta itong stock, dito siya sa bandang gilid. So, I think pwede ko pa naman ito magamit. Then, yung isang set naman, sukatin natin. Yan. So, magkasing laki naman sila. So, tingin ko guys, kakasya naman to. Eksakto itong ating brake pads. Ngayon naman guys, ay pwedeng ito. So, pwede natin yan linisin. Then, iangat na rin natin uli para mamaya yun po natin isasabit yung ating brake pad. Yan. So, guys, pwede nyo nang linisin to ngayon. Itong loob ng inyong assembly, inyong brake assembly. So, balik lang po natin. So, ang gagawin natin guys ay ilalagay po muna natin tong isa dito. Pasok natin yung bakal dun sa may butas. Tapos, kailangan po ito nakasabit dito. Okay, so, yun kasi yung pipigil sa kanya. Yan. Then, pwede na po natin ikabit tong isa. Pasok lang natin to. Wait. Dito. Yan. Na guys, so, ganyan na po yung magiging hitsura niya. So, ngayon, ready na po ito. Para maibalik po natin ulit siya dito sa ating disc brake. Guys, ibalik na natin. Yan. So, ngayon naman guys, ay ibabalik na po natin yung ating brake assembly dito. At ilalagay lang po natin yung itong disc brake natin dito sa gitna ng dalawang brake pads. Pasok na natin. Yan. Tapos ngayon ay ilagay na po natin yung screw balik. So, isa pa. Ito na po natin. Yan guys, so tapos na po tayong magpalit nung ating brake pads dito sa ating preno ng ating motor. Diba? Sobrang dali lang po. Kayang-kaya nyo po yan gawin. Medyo tiyaga lang talaga maghanap nung brake pads. Pero meron at meron naman pong available nyan guys. So, hanggang dito na lamang guys yung ating video para sa araw na ito. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to at kung meron po kayong natutunan, ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-like. At i-click nyo na rin po yung subscribe button dyan sa baba. At ganun na rin, i-click nyo na rin yung notification bell icon dyan sa baba para malaman nyo po, ma-notify po kayo at para updated po kayo kapag meron po tayong mga bagong videos na in-upload. So hanggang dito na lamang guys, ang ating video. Maraming salamat po sa panonood
At always remember to drive safely.